Welcome to Donmar TV News Channel. Pananakot lamang ng Pangulong Duterte sa mga kritiko ang kanyang posibleng pagtakbo sa pagka-vice-presidente sa 2022. Sa Talk to the People, sinabi ng Pangulong Duterte na tatakbo siya kung may mabuting may dudulot ang kanyang kandidatura para sa taong bayan. Pero kung wala naman anya itong mabuting epekto, wala rin balak ang Pangulong Duterte na mag-aksaya ng panahon sa pagsabak sa vice presidential race. Sa ibang dako ng mga balita, walang epekto ang ingay ng mga kritiko laban kay Pangulong Duterte. Payag ito ng Malacañang matapos manguna sa Pulse Asia Survey ang tambalang Davao City Mayor Sara Duterte at Pangulong Duterte para sa susunod na halalan. Sinabi ni President Spokesman Harry Roque, kahit ano pang ipula kay Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya, patuloy pa rin silang pinagkatiwalaan ng taong bayan. Kasabay ito, nagpasalamat ang Malacañang sa sambayang Pilipino sa patuloy na pagtiwala kay Pangulong Duterte. Ayon kay Roque, sa mundo ng politika, lahat ay posible at walang imposible. Unang nanguna sa survey sa pagkapangulo ng bansa, si Mayor Sara, habang nanguna naman si Pangulong Duterte sa vice presidential survey. Yung reaksyon ng Pangulo tungkol doon sa pagtanggal sa ilang mga opisyal ng PDP laban, lalo't magkakasama sila dyan sa partido, Bombo Raymond, lalo na itong vice chairman ni Pangulong Duterte, si Secretary Alfonso Cusi, ano, kasama doon sa tatlong pinagtatanggal ng panig naman ni Senator Pacquiao na siya namang presidente ng naturang grupo. Eh, isa ngayon, Bombo Dennis, as we speak, ay wala pa na direkta nang galing sa Pangulo yung kanyang reaksyon kasi naging hakbang ng acting president ng PDP laban na si Sir Manny Pacquiao, Bombo Dennis. So, meanwhile, hintayin natin dahil merong naka-schedule ha, July 16 yung executive council meeting ng PDP laban at July 17 naman yung kanilang National Assembly. Baka dito na maglalabasan, ika nga ng baraha, Bombo Dennis. Kaso hindi naman kinikilala ng panig ni Senator Pacquiao ang naturang aktibidad dahil September pa raw yung kanilang lehitimo ayon sa kanya at ayon sa kanilang mga kapanalig, September pa yata yung National Assembly na itinakda nung kabilang well, matatawag natin action, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Dennis. Pero ang sabi nga, aminado ang Pangulo na talaga kailangan talaga na maresolba ang usapin sa legal na paraan dahil alam niya na hati sa iyo kanilang partido, yung grupo ni Senador Manny Pacquiao at ni Senator or former Senator President Manny Pacquiao, itong si Coco Pimentel na talagang haligi ng PDP laban at yung kanilang grupo naman ni Pangulo Duterte, itong si Secretary Alfonso Cusi at ilan pa na kaalyado. So tingnan natin dahil talagang dito magkakaalaman dahil ang kinikilala ng PDP o ng COMELEC sa ngayon ay siyempre yung grupo ni Manny Pacquiao, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so abangan natin dahil masaya, exciting itong mga developments sa Suprema Politika, lalo pat sa mismong grupo ng Duterte administration ang PDP laban. Pumunta kayo ni Senator Bongbong kay Mayor Sara at sabi nyo nga hindi politika pinag-usapan. Pero may mga kaibigan din kami sa media na nagsasabing mukhang Duterte Bongbong. Ngayon po, malakas na malakas ang ugong na may humihilot para maging running mate ni Mayor Sara si Gibo Teodoro. Nung isang linggo, kausap ko yung biyanan ko, sabi niya, nak, maniwala ka sa akin. Kasi hindi nyo naitatanong yung biyanan ko, pure-blooded Ilocano. Taga Ilocos Norte po. So sabi ng biyanan ko, maniwala ka sa akin, anak, tatakbo si Bongbong ng presidente. Ano po bang real score, madam? Well, syempre, pag-usapan din ng politika, pero yung ganun-ganun lang kwento-kwento, tatakbo ba si Sara, ano ba tatakbuhan ni Bongbong? Sabi nga namin, maaga pa, dapat yung mag-ama talagang maghusga at magdesisyon. Kasi alam naman natin na napaka-popular ni Presidente Duterte na malamang siya ang kauna-unahang presidente na pipili, mag-e-endorso ng kanyang successor. Usually kasi talaga namang opposite na opposite ang sumusunod na presidente.
presidente, pero sa kanya, sa palagay ko, sa popularidad niya, sa pagmamalang Pilipino sa kanya, siguro ma-endorse niya ng todo yung susunod sa kanya. Ngayon, yung kuntungkol kay Bongbong, open naman si Bongbong. Ang sabi ko lang kay Bongbong, pwede ba huwag na tayo matalo? At napakahirap naman matalo kahit ano pa, eh manalo naman tayo ngayon. So, open-minded naman si Bongbong. Sabi ko nga kay Mayor Inday, handa naman kami. Alam niyo, Ilocano nga tayo, apo culture. Kung sino yung apo, ano yung utos sa itaas, eh sumusunod naman kami talaga. Hindi ba ma'am, napakagandang tambalan yung manggagaling sa solid north ng Ilocos at saka yun nandito sa Kabisayaan? Kasi kung pareho lang kayong taga Metro Manila, parang ang hirap himayin. Yung Davao and yung Mindanao at saka kasama yung solid, naniniwala pa rin po kami, pasensya na kami na solid north pa rin ang Ilocos sa mama. Oo nga. Naniniwala pa rin kami. Kahit papano, ang Ilocano very clannish talaga, very tribal tayo eh. So, katulad rin ng Bicolano, talagang gustong-gusto iboto yung katribo, iko nga. So, yun nga, maganda naman kapag north and south ma-united. Tingnan natin, kasi depende rin, kasi para sa akin, maganda rin na si Presidente Duterte tumakbo ng Vice President. Mm-hmm. Pagkat ayoko yung ICC na yan na nanghihimasok dito sa Pilipinas. Wala naman silang pakialam. May soberanya naman ang Pilipinas. May sarili naman tayong lehitimong na halal na gobyerno. Kompleto naman yung ating mga korte. Bakit sila nakikialam sa internal affairs? So, ako okay din sa akin na si Presidente Duterte mag-vice. Alam nyo, Senadora, last na lang ito ha. Yung spokesman ni former Senator Bongbong, si Vic Rodriguez, ay guest ko rito mga 3 weeks ago. Tahasan niyang sinabi, Ray, tatakbo si Senator Bongbong for a higher position. Hayaan na lang natin na siya magsabi. Ma'am, confirmation naman po, kapatid niyo yon. Tatakbo ba for a higher position? Hindi ko alam kasi napag-usapan din na I don't know kung anong usapin nila ni attorney kasi ang alam ko si Bongbong open naman yan miski mag-senador. Mm-hmm. Kaya okay din lang di biruan nga namin ay lako bakit dalawang magkapatid na senador sabi meron naman kayo Tano sister sa brothers. Oo nga tapos sabi ko hindi bale tatlo naman tayo kasi nandyan si Ading Grace po tatlo tayo magkapatid. Ayun naman. So, ang pagkaalam ko, open naman si Bongit, miski ano, miski anong position, pero nakakatawa nga siya kasi binibiro namin. Tagaluto na lang tuwing linggo kasi jobless siya. Pumunta kayo ni Senator Bongbong kay Mayor Sara. At sabi nyo nga, hindi politika pinag-usapan. Pero may mga kaibigan din kami sa media na nagsasabing mukhang Duterte Bongbong. Ngayon po, malakas na malakas ang ugong na may humihilot para maging running mate ni Mayor Sara si Gibo Teodoro. Nung isang linggo, kausap ko yung biyanan ko, sabi niya, anak, maniwala ka sa akin. Kasi